Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, sa video natin today, sishare ko sa inyo kung paano natin mapapanatiling malambot ang ating donut kahit ilang oras na siya nakalipas after mo siya niluto or nilagay mo siya sa ref, malambot pa rin siya. So, meron akong sample video sa inyo ipapakita. Medyo in-exaggerate lang natin siya pero pwede kasi siyang mangyari. So, pakinggan ninyo guys, pupukpukin ko siya para marinig ninyo kung gaano siya talaga katigas. So, base sa experience ko, tumitigas ang donut, lalo na kapag medyo malamig na siya, kahit na kakaluto mo lang, tas after few hours, binalikan mo, matigas na siya. Nakikita nyo rin po yung donut na ginawa ko sa aking Instagram. Pwede nyo pong bisitahin yung aking Instagram. Tignan nyo po doon, may dalawa akong picture doon ng donut. Yun talaga, matigas talaga siya. Dito sa video na to, may nakita na akong way para hindi na tumigas yung donut ko ulit. So later, meron ako i-share sa inyo mga ilang tips lang para ang donut ninyo is malambot. So let's start with our ingredients. So meron tayong mga ilang ingredients dito. Pag sinabing ang tubig natin is warm water or lukewarm water, dapat ganun lang siya. Hindi siya overinit, hindi rin siya sobrang lamig. Sa itlog naman natin, dapat ano lang siya, room temperature lang siya, hindi siya galing sa ref. So, pagdating naman sa ating dairy cream, na magsisilbi natin butter, kumbaga wala tayong butter, medyo may kamahalan yon, so gagamit lang tayo ng dairy cream. So, ang dairy cream natin is room temperature. So, let's start with mixing our ingredients. First, ilagay natin yung all-purpose flour, and then, next natin lagay yung cake flour. Ang tip na una ko sa inyo is, kung gusto nyo malambot ang donut ninyo, cake flour ang sagot dyan. So malamang tinatanong ninyo bakit cake flour, bakit hindi baking powder kung pwede naman baking powder, which is also a good ingredient din para sa ating donut kasi yung donut ninyo nagiging fluffy and then malambot. Pero for me kasi mas prefer ko ang lasa ng cake flour. Nakakatulong ang cake flour na mapalambot ang donut or ma-maintain yung lambot niya. Let's say for example, meron kayong donut recipe pero sa donut recipe ninyo wala kayong nakitang cake flour. So, ang gagawin nyo lang, maglagay lang kayo ng cake flour dun sa ingredients nyo. Let's say for example again, 1 cup ng all-purpose flour. So, maglagay kayo ng 3 to 4 tablespoon ng cake flour dun sa ingredients nyo. So, pangalawang tip ko naman is, huwag nyong pagpapatungin ang asin at saka ang yeast. For peace of mind, ang ginagawa ko na lang, pinaghihiwalay ko na lang sila, pinagtatabi ko na lang ang asukal at saka ang yeast. Pagkalagay ng tatlong ingredients natin like yeast, sugar, at saka asin, paghahaluin muna natin yung yeast at saka yung asukal and then yung harina na nasa ilalim. Then, once sa pagkahalo, haluin na natin kasama yung asin. And then, gawa tayo ng butas sa gitna, lagay natin yung itlog. Gaya ng sabi ko sa inyo, kaninang-kanina lang, ang itlog nyo dapat ay... The next one naman is, ito yung tip na pangatlo natin. So, sa tubig naman guys, ito yung pinaka-importante, lagi nyo pong tatandaan. Gradual lang po, relax lang tayo sa tubig. Hindi po natin siya ilalagay ng all at once. So, dahan-dahan lang tayo ng lagay until makuha natin or makapag-form tayo ng ball. Hindi dapat ganito yung gagawin natin guys. Hindi siya dapat nagsistick sa kamay, hindi yung parang lulubog ng kamay mo tapos hindi mo na siya mahalo. Hindi mo na siya ma-form ng bola. Kailangan sakto lang yung makakapag-form ka ng bola. Kasi later, maglalagay pa po tayo ng dairy cream. So medyo lalambot na siya. So mamaya-maya na lang ulit kayo maglagay ng another tubig kapag kulang pa siya sa lambot. So, inid nyo lang siya ng inid hanggang makuha nyo yung parang elastic.
yung hapakin ninyo siya, tas hindi siya napupunit, tas hindi pa siya nabubutas, okay lang na mapunit yung nasa gilid niya, wag lang yung pinakagitna. Ibig sabihin, okay na tayo doon. So, ang ginagamit ko ngayon ay donut cutter. Kung wala kayong donut cutter, pwede po kayong gumamit ng baso, tas butasan nyo lang yung gitna gamit yung takip ng mga soda drink. After that, ilagay nyo lang po sa isang plato ang donut ninyo, and then kailangan takpan ninyo siya para hindi siya mag-dry kasi kailangan nyo ma-maintain yung moist. So takpan nyo lang yan and then let it rest for 15 minutes saka natin siya ipiprito. So bago po natin pala iprito ang ating donut, dapat ang mantika natin ay sobrang init na. Tapos ibaba nyo po yung apoy niya kasi pag sobrang lakas, ang donut po ay napakadaling maluto. Masusunog ang ating donut. Yung outer layer niya, masusunog yan. Pero kung gusto nyo medyo tostado pa siya, mas darker, pwede nyo pa siyang lutuin base sa preference din nyo. So habang niluluto nyo siya guys, wag nyo kakalimutan na mahina lang yung apoy ninyo kasi mainit naman na yung mantika at dapat bantay-bantayan ninyo. Balibalik ka rin ninyo, silipin nyo yung ilalim kung sunog na. So yun, after nyo siya lutuin, dapat din takpak na siya